Ang mataas na presyon ng dugo o hypertension ay maaring resulta ng pamumuhay na unhealthy o kaya naman ito ay namana o kaya naman ito ay komplikasyon ng isa pang sakit. Ang mataas na presyon ng dugo o hypertension ay kilala rin bilang silent killer. Dahil kadalasan, ito ay walang sintomas, ngunit ang kalusugan ay nasa panganib. Ang iba ay nakakaranas ng mahinang sintomas na mabigat o kaya hindi komportableng pakiramdam sa likod na bahagi ng kanilang ulo. Ang mataas na blood pressure ay isang pangunahing panganib na nagdudulot ng heart attack at stroke. Ang blood pressure ay ang puwersa na kung saan ang dugo ay pinapump ng puso papunta sa mga ugat o mga daanan nito. May dalawang numero sa pagsukat ng blood pressure. Ang systolic na blood pressure ay ang number na nasa itaas nito, nang ibig sabihin, ang pressure sa mga ugat kapag ang puso ay tumitibok. Ang diastolic blood pressure ay ang numero na nasa ibabang bahagi, nang ibig sabihin ay ang pressure ng dugo sa ating mga ugat kapag ang puso ay nakapahinga sa pagitan ng tibok. Ang normal na blood pressure ay 120 over 80 millimeter mercury o mas mababa pa. Ito ay kinukonsider na mataas kung ito ay 130 over 80 o mas higit pa. Ngunit ito ay depende rin sa bawat individual. Ang pinakaunang bagay ay alamin ang dahilan kung bakit tumataas ang presyon ng ating dugo. Sa ganitong paraan, makakagawa tayo ng hakbang para ito mapababa. Narito ang mga paraan upang ma-improve ang ating blood pressure. Magkaroon ng physical na activity o kaya naman exercise. Ang mga simpleng bagay kagaya ng paggamit ng hagdanan, paglalakad sa halip na pagdadrive o paggamit ng bus, ang mabilis na paglalakad, pag-exercise sa loob ng bahay, paggawa ng gawaing bahay, pagbabike, pagga-gardening, o kaya naman pagsali sa sports. Anumang physical na aktibidad ang iyong piliin, gawin mo ito ng regular at trabawin ito ng katamtaman ng at least kalahating oras kada araw. Para sa mga matatandang tao, ang katamtaman hanggang sa magagaan na aktibidad ay pwede nilang gawin. May pakinabang pa din naman ang mga magagaan na aktibidad sa matatanda. Ang regular na exercise ay nakakapagpalakas ng tibok ng puso at ng paghinga. Sa katagalan, ang puso ay lalakas at ito ay magpapump ng dugo nang walang hirap. Dahil dito, mas mababa ang pressure sa ugat at bababa din ang blood pressure. Ang pagbabawas ng asin at pagdadagdag ng pagkonsumo ng potassium ay nakakapagpababa din ng blood pressure. Ang mga supplements at mga dieta na mayaman sa potassium ay maaaring mapanganib sa mga taong may sakit sa kidney. Kumonsulta muna sa doktor bago kumain ng pagkain na mataas sa potassium o kaya naman ay uminom ng supplement. Ang mga pagkaing mayaman sa potassium ay ang mga low-fat dairy products kagaya ng gatas at yogurt, sa mga prutas kagaya ng saging, avocado, apricot, at orange. Mga gulay na kagaya ng kamote, patatas, kamatis, mga green na gulay na kagaya rin ng spinach at iba pa. May mga taong hindi sensitibo sa asin. Maaari silang magkonsumo ng maraming asin at nailalabas nila ito sa kanilang ihi nang walang pagtaas ng blood pressure.
Ang mga pagkain na nirerekomenda ng mga eksperto ay pagkaing mababa sa asin, mga prutas at gulay, mga low-fat na dairy, mga whole grains kagaya ng oatmeal, barley at brown rice, mga isda, poultry kagaya ng manok, beans, konting matatamis lang, mga pulang karne kagaya ng beef. Nakakatulong din sa pagbaba ng presyon ng dugo ang pagbabawas ng pagkonsumo ng asukal at mga refined carbohydrates. May pag-aaral na nauugnay sa pagbabawas ng pagkonsumo ng asukal at refined carbohydrates na ito ay nakakatulong sa pagbabawas ng timbang at pagpapababa ng blood pressure. Parehong ang dieta na mababa sa fat at sa carbohydrate, parehong nagpapababa ng timbang. Ngunit ang mababa sa carbohydrate ay mas lalong epektibo sa pagpapababa ng blood pressure. Ang dietang mababa sa carbohydrate ay nagpapababa ng blood pressure na diastolic ng 4.5 mm mercury at systolic ng 5.9 mm mercury. Ang paninigarilyo ay nagdudulot ng mabilis at temporaring pagtaas ng presyon ng dugo at ganun din ng pagtaas ng pintig ng puso. Kung mataas ang iyong blood pressure at ikaw ay naninigarilyo, ang pagtigil sa bisyong ito ay nakakatulong sa iyong kalusugan. Sa katagalan, ang kemikal na nasa tabako at sigarilyo ay nakakapagpataas ng blood pressure sa pamamagitan ng pagdedeposito nito sa paligid ng daanan ng dugo na siyang sisira dito. Ang mga ugat ay tumitigas at ang daluyan ng dugo ay nagiging makitid, kaya tumataas ang presyon ng dugo. Kahit na ikaw ay nasa paligid lang ng mga taong naninigarilyo, ang kemikal na nasa tabako ay makakaapekto sa iyong mga ugat. May mga pag-aaral na ang batang nauusukan ng mga naninigarilyo sa loob ng bahay ay may mataas na blood pressure kumpara doon sa mga bahay na walang naninigarilyo. Ang ekstrang asin na nasa ating dieta ay kadalasang nagmumula sa mga naprosesong pagkain at mga pagkain na nasa restaurant. Marami ding asin ang mga pagkain o mga items kagaya ng mga soup na nasa lata, mga pizza, mga chips, mga deli meats, at iba pang naprosesong mga snacks. Ang low-fat na label sa pagkain ay kadalasang mataas sa asukal at sa asin para mabalanse ang pagkawala ng fat. Dahil ang fat ay nagbibigay ng lasa sa pagkain at nagbibigay din ito ng pakiramdam ng kabusugan. Ang pagbabawas o kaya naman ay pagtigil sa pagkain ng mga naprosesong pagkain, alinman dito ay nakakatulong na makabawas sa asin, asukal, ganun din sa refined carbohydrates. Ang lahat ng ito ay magbibigay ng magandang resulta na mas mababang blood pressure. Base sa batayan mula sa Food and Drug Administration o FDA sa label ng pagkain na ang asin na may 5% pababa ay tinuturing na mababa at ang 20% pataas ay tinuturing na mataas. Nakitaan na ang pagkain ng dark chocolate ay nakakapagpababa ng blood pressure. Nararapat na may 60 to 70% cacao ang dark chocolate. Sa pag-aaral, napag-alaman na ang pagkain ng isa o dalawang piraso ng square ng dark chocolate sa isang araw ay maaring makatulong sa panganib ng sakit sa puso sa pamamagitan ng pagbaba ng blood pressure at inflamasyon. Inisip na ang benepisyong ito ay mula sa flavonoids na nasa chocolate na may maraming buo-buong kokwa. Ang flavonoids ay tumutulong na mapalaki
ang daanan ng dugo. Bawasan ang sobrang stress dahil ito ay may kinalaman sa pagtaas ng presyon ng dugo. Importante na makahanap ng paraan para mabawasan ang stress. Ito ay para sa magandang kalusugan at para mapababa ang blood pressure. Maraming iba't ibang pamamaraan na ma-manage na ma-relieve ang stress. Alamin lang kung ano ang mag-work para sa'yo. Maaaring maglakad-lakad, manood ng comedy, o kaya naman mag-yoga. Pwede ring mag-practice ng deep breathing, o kaya naman magbasa ng libro na nakaka-inspire. Nakakatulong din ang maganda at maayos na tulog. Ang blood pressure ay typical na bumababa sa panahon ng pagtulog. Ang kakulangan ng tulog o hindi maayos na pagtulog ay nakakaapekto sa blood pressure at kalusugan. Napag-alaman sa pag-aaral na ang regular na pagtulog na mas mababa pa sa 7 oras kada gabi, ganun din ang pagtulog ng higit pa sa 9 hours kada gabi. Ito ay nauugnay sa mataas na kaso ng hypertension. Ang regular na pagtulog na mababa pa sa 5 hours kada gabi ay nalilink sa mataas na panganib ng pangmatagalang hypertension. Napag-alaman sa pag-aaral na ang taong kumakain ng maraming protina ay may mas mababang panganib ng high blood pressure o hypertension. Sa mga taong kumain ng protina na nag-a-average ng 100 grams kada araw ay may 40% na mas mababang panganib ng high blood pressure kumpara sa mga taong mas mababa ang protina sa dieta. Ang mga tao na regular na nagdagdag ng fiber sa kanilang pagkain ay nakitaan ng 60% na kabawasan sa pagkakaroon ng high blood pressure. Ang pagkain mataas sa protina ay maaaring hindi para sa lahat. Para sa mga taong may sakit sa kidney, maaaring kailangan nilang mag-ingat at magpakonsulta sa doktor. Maaari ding subukan uminom ng mga herbal tea o kaya naman mga juice. Kagaya ng Indian plantago, maritime pine bark, celery juice, Chinese hawthorn, ginger root, giant dodder, river lily, gumamela, sesame oil, black bean, cat's claw, tomato extract tea, green tea, at oolong tea. Ang fresh na garlic o ang garlic extract ay parehong talamak na ginagamit sa pagpapababa ng blood pressure. Sa pag-aaral sa maraming tao na may mataas na blood pressure, ang mga taong kumain ng bawang ay may pagbaba ng systolic na 12 mm mercury at may pagbaba din sa diastolic na 6 mm mercury kumpara sa mga taong hindi tumanggap ng anumang gamutan. Ang labis na pag-inom ng alkohol ay nagdudulot ng maraming issue sa kalusugan, kagaya na lang ng high blood pressure. Ang sobrang pag-inom ay nakakabawas ng epekto ng ilang mga gamot para sa high blood pressure. Ang pangkaraniwang alak ay may 14 grams na alcohol na nakapagtataas ng blood pressure na 1 mm mercury. Kaya't uminom lang ng katamtaman, ibig sabihin isang 12 ounce na beer, 5 ounce na wine, at 1.5 ounce na distilled spirit. Ang tamang inumin para sa kababaihan ay isang standard size na drink sa isang araw at sa lalaki ay 2 drinks sa isang araw. Limitahan o ihinto ang pag-inom ng kape. Ang kape ay nagtataglay ng caffeine na nagtataas ng blood pressure. Ang epektong ito ay temporary. Ngunit kung habitual at regular ang pag-inom nito, makaapekto ito ng todo sa blood pressure. Kung ang blood pressure mo ay mataas na, ang epekto ng caffeine sa pagtataas ng blood pressure
ay mas higit pa. Isa ding paraan sa pagpabababa ng blood pressure ay ang pag-inom ng food supplement. Ang mga ito ay omega-3 polyunsaturated fatty acid, whey protein, magnesium, coenzyme CoQ10, at citrulline. Sa mga taong ayaw uminom ng gamot, ang pag-inom ng supplement ay isang option para sa kanila. I-consider ang pag-inom ng neresetang gamot. Pagkatapos baguhin ang iyong lifestyle at ang iyong blood pressure ay hindi pa din bumababa o kaya naman ito ay sobrang mataas, ang doktor ay maaaring magreseta ng tamang gamot para sa iyo. Kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-like, subscribe to all, at paki-share ang video kung nagustuhan. Thanks for watching!